Learning Science with Teacher Jet. If you're learning something, click subscribe. Okay, so kayo ay mag-aaral kasama si Teacher Jeeb tungkol sa artificial sources of light. Ang tanong ni Teacher sa inyo, ano ang una mong gagawin kapag pagpasok nyo sa bahay nyo ay boom, sobrang dilim or napakadilim. Ano ang una nyong gagawin? Okay, so syempre ang una mong gagawin ay buksan ang ilaw para makita ang loob ng bahay at para makagawa ka na ng kung ano-anong dapat mong gawin. Ngayon, ang tanong, anong uri kaya ng liwanag ang sinindi mo or binuksan mong ilaw sa loob ng bahay? Ito ay tinatawag na artificial light. Ano nga ba ang artificial light? Ito ay ginagawa at kontrolado ng mga tao na nakapagbibigay ng liwanag. Sinasabing kontrolado kasi ang mga tao ang nagbubukas at nagsasara ng liwanag na iyon. Hindi kagaya ng natural light or yung kagaya ng araw or sun na kusa lang talaga siyang nagliliwanag. Kapag daytime na siya, magliliwanag na siya. Okay, so ganun, program lang ni Lord yun. Si Lord ang gumawa. Ngayon, nasabi natin na kapag walang liwanag, wala tayong magagawang gawain. Okay, so lahat ng ginagawa natin sa mundo, kapag walang liwanag, hindi na natin magagawa. Kagaya niyan, hindi makakapaglinis sa loob ng bahay, hindi tayo makakain, at hindi tayo makabasa ng ating lesson. At marami ba pong iba? Okay, so may dalawang uri ang liwanag. Ito yung natural light, kagaya ng sun or araw. Ito yung nasa unang video natin. At ang artificial light, kagaya ng apoy or yung mga nasa lighter at etc. Okay, so ang artificial light, ito yung pag-uusapan pa natin. Ngayon, ang tanong, paano kaya nagkakaroon ng artificial light? Ito ay dahil sa battery. Kapag naglagay tayo ng battery, halimbawa sa cellphone, nagbibigay ng liwanag ito. Fuel or gas. Halimbawa nito, kapag nilagay sa lampara, magkakaroon na ng apoy. O di kay gas, kapag inilagay sa tangke, magkakaroon na ng liwanag or mag-aapoy na ang burner or yung stove, magkakaroon na ng liwanag. At kuryente naman, kagaya ng ilaw, hindi tayo makapagbukas ng ilaw natin kapag walang kuryente. Okay, so tingnan natin ang ilang halimbawa ng artificial sources of light or artificial. Ito yung sa bulb, yung sa loob ng bahay, yung posporo, okay, lighter, yung ilaw ng sasakyan. Okay, so yung ilaw ng or liwanag na binibigay ng cellphone at marami pang iba. So, ang mga iyan, nakikita natin na lahat ng mga iyan ay gawa ng mga tao. Hindi kagaya sa natural light na iyon ay ginawa ng Panginoon. Ni isa sa mga tao, hindi nila kayang gawin. Okay, so ano na ulit ang dalawang uri ng liwanag? Ito yung natural at artificial. Okay, so maraming salamat. Sana naiintindihan nyo. At kung naiintindihan nyo, click subscribe at notification bell para ma-notify kayo sa susunod na video ni Teacher. God bless!